ang Tiptoe Through the Tulips ay sinasabing pinaka-creepiest song sa buong mundo. Madalas mo itong marinig sa kahit saang mga horror movies. At maging sa TikTok ay napakasikat nito dahil ito ang palaging ginagawang background song sa mga bagay na creepy panoorin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang kantang ito ay itinuturing na pinaka-creepiest song sa buong mundo? At sino nga ba ang taong nasa likod ng awiting ito? Ang Tiptoe Through the Tulips. Let's start the video. Sa video nito, iisa-isahin natin ang dahilan kung bakit ang kantang ito ay sinasabing pinaka nakakapangilabot na kanta sa buong mundo. Kahit pa una mo palang itong mapakinggan, ang Tiptoe Through the Tulips ay isang popular na awitin na naipublish ng taong 1929. Ang lyrics ng awitin ay isinulat ni Al Dubin, habang ang musika naman ay kinompost ni Joe Burke. Ngunit ang kasikatan ng kantang ito ay nagsimula noong February 5, 1968 nang awitin ito ng isang singer na nagngangalang Tiny Tim sa isang sikat na telebisyon sa Amerika. Ang nasabing awitin ay inawit niya ng may kakaibang tono at sa paraang kakaiba awitin. Unfortunately, ang awitin ito ay hindi ko maaaring patugtugin sa ating video dahil sa copyright strikes. Pero alam kong habang pinanonood mo ang video nito ay kung hindi ako nagkakamali ay tumutugtog na sa isipan mo ang awiting ito. Ngunit kung hindi mo pa naririnig ang kantang ito, ay nasa baba ang link ng sinasabing awitin na ito. Magtungo muna tayo sa mismong lyrics ng mismong kanta at isa-isahin natin ang mga bagay na nabanggit sa loob ng awiting ito. At habang iniisa-isa natin ang larawan, ay dapat patugtugin mo rin ang awiting ito sa iyong isipan. Ngayon, kung hahanapin mo ang mga larawan sa internet tulad ng halaman at mga puno sa loob ng lyrics, ay heto ang makikita mo dito. Heto ang larawan ng mga magagandang tulips. Heto naman ang larawan ng isang bintana or window sa lyrics na Through the window, by the window, where I'll be. Now, dahil ang kantang ito ay na-compose noong taong 1929, ay heto ang larawan ng isang lumang bintana or window. Kung medyo creepy na yan para sa iyo, ay heto pa ang larawan ng old willow trees na matatagpuan sa gitna ng hardin. Well, ang lahat ng ito ay nangyari ng hating gabi kung saan maaninag ang liwanag ng buwan. Now, pagsama-samahin nating lahat ng bagay na makikita sa awiting ito. Of course, ang kantang ito ay originally hindi ginawa para maging creepy or para maging nakakatakot. Ang awiting ito ay may temang happy romantic song at feeling of love. Ang awiting ito ay tungkol sa isang lalaki na nagyayaya sa kanyang kasintahan upang maglakad sa tulipan o sa tulip, isang uri ng magaganda at makukulay na bulaklak. Pinasikat ito ng mga awit na nagangalang Tiny Tim, na ngayon ay sikat na sikat sa buong mundo. Ang awiting ito ay inawit ni Tiny Tim at naging kanyang signature song. May halintulad ko ang kantang ito sa mga larong may kakaibang version. Ang iba ay demonic version, ang iba naman ay curse version, at yung iba naman ay pinamumugaran ng masamang spirito. Tulad ng version ng singer na ito na si Tiny Tim, kakaiba rin kung paano niya ito kantahin. Dahil ang mismong singer na siyang umawit nito ay masasabi nating creepy din sa kaanyuan. Ayon sa ina ni Tiny Tim ay bago ito magtanghal o magperform sa entablado ay naglalagay ito ng makapal na pulbos sa mukha nito upang maging mukhang bangkay. Ang singer na ito ay sa unang tingin ay magbibigay agad sa iyo ng creepy vibes. Well, not being judgmental, pero ang kanyang hitsura ay sinadya niyang maging mukhang creepy, ngunit sa hindi malamang dahilan. Kung una mo itong mapapakinggan, hindi mo akalain na lalaki pala ang nasa likod ng awiting ito. Mapagkakamalan mo kasing babae ang kumakanta ng awiting ito. Ang isa pang dahilan kung bakit ang kantang ito ay napaka-creepy ay dahil ang singer na siyang kumakanta nito
ay namatay mismo habang kinakanta ang awiting ito. Hence, may ilang mga tao naniniwala na ang awiting ito ay may dalang sumpa. Noong September 28, 1996, habang inaawit ng singer na si Tiny Tim ang awiting ito sa isang ukulele festival, ay bigla siyang inatake sa puso. Isinugot siya sa ospital at maswerteng nakaligtas. Ngunit, nanalagi siya ng mahigit 3 linggo sa ospital at pinayuhan ng mga doktor na huwag nang magpe-perform dahil nga sa hindi magandang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ngunit, binaliwala niya lang ang sinabi ng mga doktor at muling nag-perform. At muli, noong November 30, 1996, ay muli siyang nag-perform sa isang entablado. Bago niya awitin ang kantang ito ay sinabihan niya na ang kanyang asawa na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Dahil ayaw niyang ma-disappoint ang mga manunood ng tanghalan, ay nagpatuloy siya sa pag-perform ng awiting ito. Kaya naman, nang umakyat siya sa stage ay inawit niya ang kanyang signature song. Ngunit, ito na pala ang kanyang huling awitin na kanyang kakantahin. Dahil, habang inaawit ang Tiptoe Through the Tulips, ay bigla siyang inatake ulit sa puso. At sa pagkakataong ito, ay binawian na nga ng buhay. Ang creepy part dito ay sa lahat ng awiting kanyang kinanta sa mga oras na iyon, ay ang last song na Tiptoe Through the Tulips ang kantang kanyang ikinamatay. Well, after ng kanyang pagkamatay ay pagkalipas ng mga sumunod na taon, ang kanyang version ng kantang ito ay na-featured sa isang horror films na pinamagatang Insidious. Kahit hindi mo nga panood ang horror film na ito ay masasabi pa rin nating creepy ang awiting ito. Dahil kahit ako ay napanood ko rin ang horror film na Insidious, hindi ko maalala na na-featured na pala ang kanyang kanta sa mismong pinikula. Ang isa pang dahilan kung bakit masasabi nating napaka-creepy ng kantang ito ay dahil sa paraan niya ng pagkanta ng awiting ito. Dahil ang awiting ito ay kinakanta niya sa mataas na tono o high-pitched tunes at presadong paraan ng pag-awit sa kantang ito na tipong kung papakinggan mo ay maririnig mo dito ang tila hinihingal na singer na si Tiny Tim habang kinakanta ang nasabing awitin. Ngunit may isang uri ng laro na pinaniniwala ang nagdadala ng sumpa sa sino mang maglalaro nito na konektado sa awiting Tiptoe Through the Tulips. Ito'y tinatawag na musical chair alone. Actually, isa itong haunted rituals na umiikot sa awiting ito. Pinapayuhan kitang huwag na huwag mo itong susubukan gawin sa kahit anong paraan dahil kahit totoo o hindi totoo ay mas maganda na rin huwag mo itong subukan bilang pag-iingat na rin ito. Para magawa ang ritual na ito ay kailangan mong itong gawing mag-isa. Kailangan mo ng isang upuan, isang tahimik na silid o kwarto at dapat ay hindi makapasok ang anumang liwanag sa loob ng napili mong kwarto at kailangan mong patugtugin ang awiting ito habang hawak ng isang posporo. Ngayon, kailangan mong ikutan ang upuan ng 6 beses habang hawak ang isang posporo kasabay ng saliw ng nasabing awitin. May 2 resulta ng haunted rituals dito. Una, kapag nagawa mong umupo sa upuan na hindi namamatay ang tugtog at nagawang sindihan ang hawak na posporo ay ibig sabihin ay ikaw ay nanalo sa larong ito o sa ritual na ito. Ngunit kung ang tugtog ay biglang hihinto at ang upuan ay biglang matutumba ay kailangan mong umalis agad sa loob ng kwarto at huwag na huwag lilingon sa upuan. Throughout the years ang kantang ito ay sinasabing pinaka-creepy song sa buong mundo dahil na rin sa mga nakapaloob na makatotohan ang mga kwento sa likod ng kantang ito. Gaya ng nabanggit ko, ang kantang ito ay hindi intensyong manakot ng sinuman o gawing nakakatakot ang kantang ito. Sadyang ang kantang ito mismo at ang taong kumanta nito ay sapat na para ikaw ay kilabutan. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video nito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe kasabay na pag-iwan mo na isang like sa video nito. Kaya naman, thank you for watching.